We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build, build and build. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Huwebes ang pagtatayo ng 4 Philippine pesos and 50 centavos bilyon na LRT-2 East Extension Project, tinitiyak sa mga Pilipino na magpapatuloy silang umani ng mga benepisyo ng iba pang mga proyekto sa ilalim ng programang Build, Build, Build ng kanyang administrasyon. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng pinalawig na linya, sinabi ng Pangulo na ang pagbubukas ng dalawa pang mga istasyon ng LRT-2 Marikina-Pasig at Antipolo ay magpapataas sa pang-araw-araw na kakayahan ng linya ng 80,000 na mga pasahero. The usual 3-hour travel time from Recto, in Manila to Masinag in Antipolo will now be just 40 minutes, President Duterte said. Sinabi niya na ang proyekto ay magpapabuti din sa kadaliang kumilos at matiyak ang pagkakakonekta ng transportasyon, lalo na sa silangang bahagi ng Metro Manila. Now, our commuters can travel faster, be more productive at work, and enjoy quality time with their loved ones, especially in the middle of this health crisis, he added. Pinasalamatan niya ang mga manggagawa at inhinyero sa likod ng pagpaplano at pagtatayo ng proyekto. Allow me to thank the hardworking and visionary workers and engineers who took part in the planning and construction of this railway extension and the 2 new stations that we opened today, he said. Pinuri niya ang kagawaran ng transportasyon, DOTR, at lahat ng mga kasosyo sa pribadong sektor para sa pagkumpleto ng proyekto sa kabila ng mga paghihirap na dulot ng COVID-19 pandemya. Your efforts and determination show that our government stops at nothing to carry on with its mandate to serve the people's interests no matter the circumstances, he said. Ginagarantiyahan ng ating Pangulo na ang pinalawig na linya at iba pang mga kaunlaran ay tumutugon sa mga hamon ng ika-21 siglo. Let me assure you that we will fully reap the benefits of our Build, Build, Build program as we continue to overcome the pandemic and gradually reopen our economy, he said. Hinimok din niya ang publiko na tulungan ang gobyerno sa paglikha ng isang kapaligiran na magpapahintulot sa ligtas na muling pagbukas ng mga gawaing pang-ekonomiya. We can do this by getting vaccinated against COVID-19 and continuing to follow minimum health standards at work and in public places, especially in public transportation facilities like the LRT. To my kababayans, I invite you to remain steadfast in this journey as we reach for our final destination of achieving a more comfortable and dignified life for every Filipino, President Duterte said. Inaasahang makakatulong ang LRT-2 East Extension Project na mabawasan ang kasakaypa ng trapiko sa kahabaan ng Marcos Highway, lalo na sa Marikina, Pasig at Antipolo.